Mabilis na hinagilap ng mata ko si Diego kahit pa madilim ang paligid. At tanging mga ilaw na kumukurap ang nagbibigay liwanag sa kabuuan ng lugar. Gusto kong maluha na matanaw ko siyang nakayuko sa mesa kaharap ang makapal na basyo ng mga bote ng alak. Tila wala na siyang malay. Kumakbang ako palapit sa kanya, saka naupo sa tabi niya. Diego! Gumagaralgal ang boses ko. Iuwi na kita! Saan ko habang pumapatak ang luha mula sa pisngi ko? Mahal ko? Nag-init na naman ang mata ko at umagos ang luha ko. Napakurap ako na mag-angat siya ng ulo. Langong-lango siya sa alak ngunit nananatili ang kagwapuhan ng mukha niya. Half open na ang long sleeve na suot niya. Hinawakan niya ang pisngi ko gamit ang dalawang kamay niya. Ganito ako kahibang sa'yo, Camille? Nai-imagine kita kahit ang totoo ay wala ka. Malungkot ang boses na saad ni Diego. Umuwi na tayo. Saad ko. Camille, ikaw ba yan? Nadudurog ang puso ko dahil sa sinasapit ng taong mahal ko. Gusto na kitang balikan Diego pero nakatali ako kay Lance. Iniligay ko sa balikat ko ang braso niya saka siya tinulungang tumayo. Sa tindi ng alak na nainom niya, halos di na siya makahakbang ng maayos. Hirap man ay pilit kong inalalayan siya hanggang sa maipasok ko siya sa kotse. Sumakay ako sa kabila. Isinuot ko pa nga ang seatbelt sa kanya hanggang sa magtama ang mata namin. Tila may kuryente ako naramdaman nang hawakan niya ang kamay ko. Asawa ko? Aniya, napalunok ako. Mahal ko? Hindi ko alam kung gaano kadaming emosyon na binuhos niya para masabi yun. Punong-puno ng pangungulila. Kamil ko? Kusang tumulo ang luha ng dalaga, lalo na nang umiti siya na mapait sa harap ko. Bakit ganito? Kung kailan okay na ang lahat, saka naman may dadating na pagsubok? Pinahid niya ang luha ko, habang nakangiti siya sa akin. Why are you crying? Did you miss me? Ako kasi? Oo! Miss na miss kita. Lalong lumakas ang iyak ko. Pinipigil kong gumawa ng ingay ngunit hindi ko na napigil. Gumalaw na din ang balikat ko sa paghagulgol. Diego! Umiiyak na saad ko saka ako yumakap sa kanya. Mahigpit na yakap. Paano ko sasabihin sa kanya ang sitwasyon ko kung kapalit naman noon ay mapapahamak ang anak namin? Hinahagod niya ang likod ko. Stop crying. Mas ako ang nasasaktan pag nakikita kang umiiyak. Aniya, pinitiwan ko siya. Nagtama ang mata namin. Inalis niya ang seatbelt na nakakabit sa kanya. Naramdaman ko ang isang braso niya na naroon at nakaikot na sa baywang ko. Tumabi siya sa akin hanggang sa magtama ang ilong namin. Lalo pa siyang dumikit hanggang sa magdikit ang labi namin. Nagpatuloy ang halik namin, bagay na isa sa mga namiss ko. Naglalakbay ang kamay niya sa likod ko, sa gilid ng pisngi ko at nagdudulot iyon ng kakaibang pakiramdam. Nararamdaman ni Diego ang pananakit ng ulo niya dulot ng hangover. Nagmulat ako ng mata at kisamin ang kwarto ko ang bumungad sa akin. Nakauwi na ako? Napahawak ako sa labi ko. Napanaginipan ko si Camille. Napangiti ako. Sa ganda ng panaginip ko, parang mahal na mahal niya pa din ako. Bumangon ako pero naupo muna ako sa kama. Gusto kong damhin ang saya ng panaginip na yun. Nakakarinig ako ng paghikbi. Nilingon ko iyon. Rizon? Son? What are you doing here? Nag-aalala lang saad ni Diego. Taranta akong bumaba sa kama para lapitan siya. Bakit ka umiiyak? Ang aga-aga ay narito siya. Ano kaya ang nangyari? Daddy, I saw Tito Lance. Nilalagyan niya nito yung inumin ni Mommy. Mahagulgul siya ng iyak. Iniabot niya sa akin ang isang balat ng gamot. Shh! Enough! Aalamin natin to. Saad ko. May mali. May mali kay Camille. Alam ko yun. Wait! What is this? Natanong ko ang pamumula sa braso ni Rizon. Hinawakan po ni Tito Lance ng mahigpit, Daddy. Kaya nagpasa
Nakita ko po kasi siya, inaaway niya si Mommy. Umiiyak na sa ad na naman niya. Come on, baby. Kinarga ko sa Rizon. Suot pa ang pantulog ko nang i-drive ko ang kotse ko. Dad, where are we going? Diba? Hero mo si Daddy? Hindi ako papayag na may malalakit sa'yo, anak. Daddy will fight for you, baby. Sad ko na nakangiti. Pero ang totoo ay nagngangalit na ako sa galit. Pinagtitinginan ako ng mga empleyado. Siguro ay dahil sa suot ko pero wala akong pakialam. Sir? Wika ni Pablo. Bakit ka narito? Masama ang mukhang saad ko. May kailangan po kayong malaman, sir. Mamaya na yan. Hindi makakapaghintay tong galit ko. Saad ko. Ibinigay ko si Ryzen sa kanya. Take care for my son. Anak, huwag ka na mag-alala. At magiging okay din ang lahat. Saad ko. Tumango si Ryzen. Malalaking hakbang ang pinakawalan ko hanggang marating ko ang conference room. Naroon lahat ng stock holder. Sakto ako ng VIP. Diego? Inosenteng tanong ni Camille pero hindi ko siya nilungon. Hinanap ko si Lance. Nagmadali akong lapitan siya. Good morning! Bati ko. Itinagilid ko pa ang ulo ko para damang-daman niya ang pagbati ko. Matapos ay hinawakan ko ang collar ng damit niya sa kasinalubong ng napakalakas na suntok ang mukha niya. Sa lakas noon ay sumadsad siya sa mga upuan. Nagsimula ng mataranta ang lahat. Diego! Anong ginagawa mo? Sigaw ni Camille. Ang banggain ako, Lance, ay malaki ng pag-aalis ng buhay. Pero ang saktan mo ang anak ko, parang ikaw na ang naghanap ng sarili mo sa katapusan mo. Dinampot ko na naman siya, saka muli ko siyang sinuntok. Sino ka para saktan si Ryzen? Nanggigigil ako. Diego, tama na! Wika ni Camille na nakahawak sa braso ko. Hindi ako titigil, Camille. Masasaktan ko talaga yan. Saad ko. Dad! Umiiyak si Ryzen na naroon sa entrada ng room. Nagtatatakbo siya palapit at niyakap ako. It's over, Daddy. It's over. Umiiyak na saad niya habang nakayakap sa bindi ko. Nagpakawala ako ng buntong hininga para pakalmahin ang sarili ko. Agpasalamat ka dahil inawat ako ng mag-ina ko. Diniinan ko talaga yon para ipamukha sa kanya kung ano ang pagmamay-ari ko. Kung hindi, makikita mo ang hinahanap mo. Saad ko. Kinarga ko si Ryzen. Hinawakan ko ang kamay ni Camille at hindi iyon pinakawalan hanggang makalabas kami ng company. Hatak ko si Camille nang huminto siya sa paghakbang. Malapit na sana kami sa kotse. Nilingon ko siya. Nakahawak siya sa ulo niya tila hinang-hina. Mabilis akong humakbang para saluhin siya. Mami! Umiiyak na wika ni Ryzen. Camille, wake up! Inuuga-uga ko ang balikat niya. Baby! Come on, wake up! Labis ang pag-aalala ko nang hindi siya mag-react sa akin. Kinailangan kong ibaba si Ryzen para mabuhat ko papasok si Camille sa kotse. Mami! Umiiyak na wika ng anak namin. Kawawa naman ang anak ko. Wala nang ginawa kundi umiyak. Anak, be brave. Kailangan tayo ng mami mo ngayon. Saad ko habang patuloy sa pag-iyak si Ryzen. Daddy, she'll be fine naman, diba? Luha ang saad niya. Hindi na ako nakasagot pa sa labis na pag-aalala kay Camille. Nagtuon ako ng pansin sa pagmamaneho patungo sa ospital. Doc, how is she? Tumayo si Diego nang pumasok sa private room ang doktor. Based on our research, nagtitake na masamang gamot ang wife niyo, Mr. Del Merced. Kaya bumigay na ang katawan niya. Kumunot ang noon ni Diego. Anong klaseng gamot? Hindi pa namin matukoy kung ano ang gamot na ito. Check na on process pa lang iyon at hindi pa nailalabas dahil maraming masisiraan ng bait kapag nainom nila ang ganoong klase ng gamot. So, sinasabi niyo ba na masisiraan na ang asawa ko? Hindi naman ganoon, sir. Kusa siyang namutla at nautal ng matanaw kung gaano kasama ang ekspresyon ko. Ang gamot po kasi na nainom niya ay may kakayahang makapagpasunod base sa kung ano ang ipagagawa sa kanya na may-ari nito. Bukod doon ay sinisira nito ang sariling kaisipan ng isang tao. Wika pa ng doktor.
Sige po, sir. Maiwan ko muna kayo. Wika pa ng doktor. Ilang sandali pa ay tumunog ang cellphone ko. Hello? Hello, sir. Boses ni Pablo. Nawawala po si chairman kanina pa. Napag-alaman ko po na hawak siya ni Lance Arellano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Naiinis na saad ko. Hindi niyo po kasi ako pinansin ka... Stop making excuses. Pumunta ka dito sa ospital at babawiin ko si daddy sa lalaki na yon. Ini-off ko na ang linya. Nilingon ko si Rizzo na nakahiga sa sofa at payapang natutulog. Lumapit ako sa kanya sa kahinaplos ang pisngi niya. Sorry, baby. Sorry kung napagdadaanan mo ito ngayon. Pangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat para maging maayos tayo ng mami mo. Hinagkan ko ang noon niya. Matapos ay lumabas ako sa kwarto. Dumiretso ako sa basement para kunin ang kotse nang may malakas na pumalo sa ulo ko. Hindi ko na nagawang makalingon dahil unti-unti nang nanlabo ang mata ko. Panatag na naglakad si Mr. Martin sa sarili niyang kumpanya. Gayunpaman ay katakatakang walang mga empleyado na sumalubong sa kanila. Tulad ng dati, ngunit pilit itong binaliwala na matanda. Nagbabaka sakali siya na busy ang lahat. Pagpasok niya sa mismong office ay humigit sa 10 armas ang tumutok sa kanya. Ang mesa kung saan nauupo si Mr. Martin ay inuupuan ng matandang Arellano, katabi ang anak nitong si Lance. It's been a long time! Mapang-insulto ang tono na pinakawala ng matanda. Have a seat! Pilit na inupo ng dalawang lalaki ang ginoong Del Merced. Let me straight to the point. Anang matanda saka ibinuga ang usok ng sigarilyo na nasa bibig niya? Ibibigay mo sa akin ang buong kayamanan mo? Kapalit ang buhay mo. Tuso ko talaga! Hindi pa sapat na dahil sa'yo ay nawala ang asawa ko? Nagngingit-ngit sa galit si Martin. Noon pa man ay alam na niya na hindi aksidente ang pangyayari sa kotse na dahilan ng pagkawala ng asawa niya. Ayaw niyang sabihin ito kay Diego dahil tiyak na magwawala ito sa galit. Alam ko na ang sagot sa tanong ko. Anang saad ni Don Lino Arellano? Ilabas niyo na mga yan. Anito pa patungkol sa mga tauhan. Dalhin sa abandonadong lugar yung matanda. Tawagan niyo si Diego. Kailangan ko ang anak ni Martin para sa mga ari-arian niya. Sabihin niyo kapag hindi siya dumating ay aabutan niyang wala ng buhay ang matandang Martin. Pananakot pa nito. Nakatali ang matandang Martin sa upuang bakal na puno ng kalawang. Naroon sila sa lugar na madilim, mabaho at abandonado. Ano tanda? Nasaan na ang pinagmamalaki mong anak? Umurong na yata ang tapang niya. Tila wala na sa katinuan sa Lance. Palibhasa ay isa siya sa gumagamit ng gamot na masama na siyang pinapainom niya din kay Camille. Gumiti ang matanda tulad ng pag-uulig-gali ni Diego. Kampante pa rin ito kahit nasa alanganing kalagayan na. Hintayin mo, iho. Kung ano ang kayang gawin na nag-iisang tagapagmana ko. Tumatawang saad nito. Sa inis ni Lance ay nasaktan niya ang matanda. Mga mayabang! Mag-ama nga kayo! Anito pa sa kawika sa harapan nito. Bantayan niyo yan at may mahalaga akong pupuntahan. Bili ni Lance sa mga tauhan niya. Tumungo si Lance sa ospital kasama ang ilang tauhan nito. Dumiretso sa kwarto kung saan naroon ang mag-ina. Sino kayo? Kabadong saad ni Pablo nang padarag na bumukas ang pinto. Malakas na pinalo ng armas ang batok niya dahilan para mawalan ito ng malay. Tito Lance? Naluluhang ani Rizzo ng matanaw na binubuhat nito ang mami niya. Hindi pa magaling si mami! Huwag mo siyang kunin! Lumapit ito saka pinagpapalo ang hita ni Lance dahil iyon lang ang naaabot niya. Tumabi ka ngang bata ka! Wika ni Lance saka tinulak si Rizon. Tumasik ito sa gilid ng pader sa sobrang lakas. Huwag mong kunin si mami! Maawa ka! Ibalik mo siya! Umabol si Rizon ngunit mabilis na sinaraduhan lang siya ng pinto. Walang nagawa ang bata kundi umiyak ng umiyak. Mami! Mami ko! Daddy, nasan ka na ba? Wala siyang magawa kundi ang umiyak. Nagmulat si Diego ng mata habang nakatali ang kamay niya sa likod. Sir Castillo? Gunot noong saad ko. Why did you tie me up here?
Naiinis na saad ko. Young Master, ang lahat ng nasa harap ko ay nagsiluhod. Anong nangyayari? Anong Young Master? Naguguluhang saad ko. Narito kami sa tuktok ng hotel na pagmamay-ari ni Daddy. Nagsipasukan ng mga pamilyar na lalaki. Ito ang mga greatest tycoon sa iba't ibang bansa. Mga bigatin, mayaman pa sa mayaman. Nagulat ako nang magsilapitan sila sa akin. Pamunuan mo ang organisasyon, Young Monster. Ikaw na ang hahalili sa iyong... Anang isa na sa pagkakatanda ko ay siyang may-ari ng malaking pagawaan ng alak sa Inglaterra? Anong organisasyon? Tanong ko. Si Master Martin ay isang mafia king. May edad na siya at ikaw ang hahalili sa kanya. Kung hindi pa naman ito ipapaliwanag sa'yo ngayon, baka maubos ang panahon at tuluyan mo na kaming talikuran. Anang matandang Kastilyo. Pero... akala ko, magkalaban kayo ni Daddy. Umiling ito. Nalugi ang company ko dahil may nakapasok na kalaban. Ito ay si Lance. Binili ng Daddy mo ang lahat ng stocks para mapanatili ang kumpanya. At doon ko nahuli na si Lance pala ang may pakananan lahat. Balak niya bumuo ng mas malaking organisasyon. Tumunog ang phone ko. Kalagan niyo ako dito! Saad ko. Walang kumilos. Subukan niyong hindi sumunod. Pababagsakin ko talaga ang mga kabuhayan nyo. Galit na talagang saad ko. Nagmamadali sila para kalagay ng tali ko. Daddy! Boses kaagad ni Ryzen ang bumungad sa akin. Tingin ko ay umiiyak siya. Nasaan ka na ba? Tito Lance took my mom, Dad. Help her, please. Help her. Naibagsak ko ang phone at tila na wala ako sa sarili. I'll be your master. Pamumunuan ko kayo sa isang kondisyon. Hayaan yung alisin ko sa mundo ang Lance na yon. Wala sa kanila ang mata ko. Tila naging blurred ito at tanging galit lang ang nararamdaman ko. Tumayo ako. Gusto mo ba talagang makita kung paano ako makipaglaban ng hindi patas? Nakangising saad ko. Umuwi ako sa mansyon at hindi nga ako nagkamali. Naroon si Ryzen kasama si Pablo at Melvin. Diego! Nakayokong bungad ni Melvin na nasa garahe. Hindi ba dapat ay matuwa siya na narito ako at buhay bilang kaibigan niya? Matamlay ang mata nito. Ako na ang bahala kay Ryzen. Kung isasama mo siya ay baka mapahamak pa siya doon? Aniya. Bakit niya alam na pupuntahan ko si Lance? Lalong lumukot ang noo ko. Hindi pa ako nakararating sa lugar na iyon pero nakumpirma ko ng tagilid ako sa posisyon. Dahil batid ko may binabalak ang mga Arellano at tsak nakakampi nito si Melvin. Nakakapanghinayang lang dahil wala pala akong tunay na kaibigan. Hindi! Sasama ako kay Daddy! Naroon pala si Ryzen at nakikinig. Tumulo ang butil-butil na pawis ni Melvin sa gilid ng pisngi nito. Isasama ko si Ryzen! Matigas na saad ko. Hindi maganda mayaw ang kaba ni Melvin dahil alam niyang may ideya na ako na traitor siya sa pagkakaibigan namin. Nanlaki ang mata ni Melvin na ngayon nasa kanya na ang pares ng mata ko. Ipapaliwanag mo sa akin ang lahat sa susunod na pagkikita natin. Nagbabantang saad ko. Kinuha ko ang kamay ni Ryzen saka ko siya inakay papasok sa mansyon. Ano kaya ang kahihinatnan na muling pagkikita ni na Diego at Lance? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.